Kamusta mga boss? Si Tato nga pala ulit ito ng Backhorn Republic. Nakita nyo, meron tayo dito na air horn. Ayan siya, air horn. Ang tatak niya ay Universal Yankee Horn. Ikakabit ko to ngayon sa owner ko para medyo parang truck ang datingan niya. Ito yung mga kailangan natin gamitin. Air tank. Switch. Ah, ito nga pala yung switch na dibatak siya para magamitan natin itong tali natin. Para hihilahin lang siya para tumunog. Kailangan din natin ng hose, wire, at syempre, higit sa lahat, compressor. Para hindi na nagpapahangin sa mga gas station o sa mga vulcanizing. Ito ang gagamitin natin. Kung wala nga pala kayong gantong air tank, pwede kayong gumamit ng empty fire extinguisher. Ang ganito. Pero kailangan nyo siyang padagdagan na isang tubo kasi dalawa ang kailangan niya. In at saka yung out papunta sa busina. Pero kung meron kayong ganitong air tank, mas maganda kasi original siyang air tank talaga. Dalawa na yung tubo niya. Tara mga boss, pakita ko sa inyo kung paano natin kakabit. Nagbutas muna ako dito ng pwede nating paglagay na screw para sa switch natin, busina. Ito yung ilalagay kong bracket ng switch. Screw ko muna dito. Yan, tibay na. Tsaka natin lalagay itong switch natin. Para ganito ang magiging design niya. Lalagyan natin ng hook dito sa mismong handle ng switch. Para ganyan siya nakataas. Mamaya, pakita ko sa inyo pag nakakabit na. Unahin ko muna itong switch. Kabit ko muna siya. Nakabit ko na yung ating switch. Nga pala, kung wala kayong switch na ganitong original na pambusina, pwede lang gumamit ng stoplight switch ng motor. Nakakabili naman sa motor shop. Ganyan din ang magiging setup niya. Stoplight switch ng motor pwedeng gamitin. Tapos, ito yung tali niya. Kung wala rin naman kayong makukuha ng ganitong tali, pwede ngayon gamitin dyan yung nauuso ngayon sa mga motor, yung kulay dilaw. Para siyang tie look. Mga ganon, para maiba naman ang style. Ayan, okay na i-switch natin. I-set up ko naman yung compressor at air tank. Pakita ko sa inyo. Ito na yung compressor natin. Dito ko na siya nilagay sa ilalim para medyo safe tong gauge. Medyo malambot kasi yung tubo niya eh. Kaya iwas matapakan, dyan ko na nilagay sa may ilalim. Kita pa rin naman yung gauge niya pagka umaandat. Ito na yung hose papunta na sa tangke. Ilagyan ko ng adapter para ma-connect natin dito sa galing sa compressor. Kailangan natin putulin to para siyang iluluktong natin dito. Siya na yung papunta sa tangke. Putulin ko muna to. Yan, okay na. Naka-connect na siya. Papunta na to sa tangke niya. Pakita ko sa inyo, yung tangke nga pala sa ilalim ko na inilagay sa malapit sa chassis. Sa ilalim ng flooring. Ayan, naikabit ko na yung dalawang hose. Isang in at saka isang out. Galing sa compressor yung isa at yung isa palabas papunta sa busina. Ayan, pakita ko sa inyo yung busina natin. Ayan boss, naikabit na natin yung busina. Kung napansin nyo, hindi ito ang naikabit natin dyan. Hindi ito ang naikabit natin. Ayaw gumana ng magnetic relay niya sa 12 volts. Kaya hindi ito ang nailagay ko. Sinubukan ko magpabili ng circuit na lang na magnetic relay. Pwede sa 12 volts. Ang naging problema naman namin, ayaw nang mapihit dito yung tornilyo niya. Ayaw nang matanggal. Kaya baka masira lang. Kaya ito na lang ginamit namin dyan na busina. Yankee horn din siya.
Diyan ko na lang sa kanya kinabit yung 12 volts na magnetic relay. Nabili ko siya ng 500 pesos sa auto supply. Auto volts na siya. Auto volts siya, pwede sa 12 and 24 volts. Pwede na natin matesting yan kasi na okay na lahat, nagkarga na yung compressor. Direkta ko muna sa battery. Yung switch kasi hindi ko pa naiwa-wiring. Solid ang tunog niya, parang truck. Mga boss, ito na yung switch natin, nalinyahan ko na rin. Dito na switch niya ngayon para pag papatunogin, hihilahin na lang. Naglagay ako ng ito yung switch ko sa compressor. Pagka wala na hangin, switch ko lang dito. Ayan. Kargado pa siya ng hangin niya, naka 50 pa siya. Testingin natin. Hilahin ko to. Ayan siya, compressor, switch, tangke, nasa ilalim. Ganun lang mga guys, napakasimple lang. Yan ang setup ng ating air horn. Ito nga palang compressor mga boss. Bigyan ko yung konting clue. Ito kasi yung nabili ko sa Ace Hardware. Subo ko na, matibay siya. Yung nung last time sumubok ako sa Lazada, tinetesting ko pa lang no, na pinagkakarga ko siya, umusok na agad yung makina niya, nasira na agad. Kaya kung bibili rin kayo nito at gagawa kayo ng gantong air horn na setup, sa Ace Hardware na lang kayo bumili, wag na sa online kasi sayang ang pera. Konting clue lang para hindi tayo magastusan. Ito sa Ace Hardware ko ito binili. Mahal lang siya ng 200 pesos. Sa Lazada 600. Sa Ace Hardware 800. Ito yun, ito yung sa Ace Hardware. Sulit naman, matagal ko na siyang ginagamit. Ayan mga guys, ayan ang setup ng ating air horn. Siguro hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa suporta. Please like, share, subscribe Backhorn Republic para updated kayo sa mga i-upload pa nating video. Thank you.